Kamakailan lamang ay niyanig na naman ang ating bansa ng isang napakalakas na lindol. Nag-impact ito syempre sa ating mga kababayan sa South, particularly ang Mindanao. Maraming mga gusali ang nasira, maraming buhay ang naapektuhan, at maraming buhay ang binawi. Bakit nga ba nagkakaroon ng lindol? Yan ang ating pag-uusapan sa ating bagong episode. I'm Jack Logan, and this is The Green Planet. Ang mga natural events kagaya ng volcanic eruption at meteor impact, yun yung mga parang mga bulalakaw na pumupunta sa ating planeta, ang major cause ng earthquakes. Pero ang majority ng mga lindol na ating nararamdaman ay nangyayari o nagtitrigger dahil sa movement ng mga tinatawag nating earth plates. Ang ating mundo ay may mga 20 constantly moving plates. Ito yung mga parang malalaking chunk ng ating planeta na gumagalaw. Ha? Hindi natin nararamdaman yan pero talagang gumagalaw yan. Siyempre, along the way, nagkakaroon ito ng pressure at yung pressure na yon kapag nagkaroon ng parang snap na tinatawag, nagkakos ito ng isang malaking energy, okay? Or nagre-release ng isang malaking energy. Yun ngayon yung nagiging earthquake. Kapag siyempre lumindol ng malakas, chances are magkakaroon ng tsunami or tidal wave, nagkakaroon din ng mga landslide. At siyempre, dahil may mga man-made structures tayo, kagaya ng mga gusali, ng mga building, mga bahay na siyempre hindi masyado ganun katitibay, yun yung madalas na naapektuhan ng earthquake. Anong nangyayari? Maraming nasasaktan, siyempre nakakalungkot, marami ang babawian ng buhay. Ang National Earthquake Information Center or NEIC records an average of 20,000 earthquakes per year. Bukod pa dyan yung mga earthquake na sobrang slow or sobrang hina na hindi natin talaga nararamdaman. Ito pinaka-hardcore. Almost 80% ng mga lindol sa ating planeta ay nangyayari sa ring ng Pacific Ocean. Ito yung tinatawag na Ring of Fire. Yung region na umiikot sa buong Pacific Ocean that is home to almost 452 volcanoes. That is not all right. Nakakatakot yun, boys and girls. At sa bansa kung saan kabilang tayo sa Pacific Ring of Fire, aba ay dapat tayo maging handa, dapat tayo maging alerto, at dapat tayong kabahan kapag nagkakaroon talaga ng ganitong mga earthquake. Now, paano ba natin may iwasan yung mga ganitong sakuna? Siyempre, mayroon tayong mga tinatawag na mga practice or mga earthquake drill kung saan kailangan natin maging alerto at maging sistemado kapag dumarating ang mga ganitong uri ng sakuna. Lumayo na tayo kagad sa mga building at tumakbo sa mga open spaces para naman tayo ay mailigtas. Hindi natin nakakalkula ang earthquake. Hindi rin natin alam kung kailan ito pipitik o kailan ito yayanig. Ang kailangan lang natin ay maging handa, lalo na kapag yumanig na ang ating lupa. At kapag natiyak na natin ang kaligtasan natin at ng ating pamilya, makipagtulungan tayo para matulungan naman natin ang ibang mga naapektuhan. Tandaan natin, kayang-kaya ng lindol na yanigin ang mga gusali at mga bahay. At kayang-kaya rin itong yanigin ang ating mga buhay. I'm Jack Logan, and this is The Green Planet.